welcome to my channel. Kung bago ka pa naman sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe, at hit yung bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. So for today's video guys, wala, gusto ko lang mag-usap tayo. Kamusta pa kayo guys? Kamusta po ang inyong buhay guys? Yun, katatapos ko lang po mag-live stream. At ngayon po yung naka-live po ay yung ating kapatid niya si Ray Marie Vlog ng Team Kapuso, yun. Kaya kwento-kwento lang ako guys, no? Nandito ako pagkatapos ko pong mag-live. Siyempre, mag-start na po ako ng trabaho kasi dito po, sa Pilipinas po ngayon, siguro, ang oras po ngayon sa Pilipinas, 8:19. Mga 12 na po ngayon, 12 mahigit na po ngayon sa Pilipinas. Pero dito po ay nasa 7 pa lang po, 7:20 yata. Ayun po, tingnan ko yung oras para hindi ako magkamali. Yun po, 7:31 po. Sa Pilipinas po is 12:30 na po. Ganun po yung kaibahan dito sa bansa ko, 8 at sa Pilipinas. Ang Kuwait tsaka Pilipinas po guys, ang pagitan po ng oras po is 5 hours po. 5 oras po ang advance ng Pilipinas sa Kuwait. Yan, sa bansang Kuwait. Nandito po kasi ako guys, nag-work sa Kuwait. Arab country po siya guys. Yan. Pero hindi po siya Saudi. Siya po. Ang pangalan po ng country is Kuwait. Yan, Kuwait. K-U-W-A-I-T. Kuwait. Yan. I love Kuwait. Yan. Nandito po ko sa Kuwait guys. Actually guys, yung Kuwait naman kasi is siguro, hindi ko alam kung open country ito, same sa Dubai, hindi ko pa alam. Pero, ano naman dito guys, hindi naman talaga, mahigpit siya, oo, kung siyempre sa Muslim country siya. Pero, yung Kuwait kasi, guys, parang feel ko, parang Pilipinas lang din. Pag nandito ka sa bahay, kalabas ka, ganun. Siyempre, paglabas mo, makikita mo lang mga ibang lahing mga tao, ganun. Wala ka makikita. Minsan ka lang makakita na lumalabas ng mga Pinay, gano'n. Pag mga nagtatrabaho kasi guys, sa bahay, ganyan. Yung in-applyan mo po dito is DH, yun. Ako po guys, DH lang po ako guys, domestic helper po ako. Ang tawag ko sa amin pag nagtatrabaho po sa bahay ay kadama po. Yan po yung tawag sa mga kabayan natin na nagtatrabaho sa bansang Kuwait. Ang tawag po sa amin guys is kadama. Yan po yung tawag sa mga nagtatrabaho po sa loob ng bahay. Pero huwag nyo pong i-down guys sa mga nagtatrabaho sa bahay. Kasi before kami guys, mag-apply kami, marami po kami trainings na pinagdaanan. Lalo na sa pag-a-apply namin yun. Nagsastudy pa kami ng language. Nag-uowa kami. Ano pa? May mga trainings kami guys. At nag-testda po kami guys. Yun. Tapos sa testda po guys, meron po kami ano tawag doon? Yung parang kung hindi ka makapasa doon is hindi ka rin guys makakaalis kasi kailangan talaga pasado ka yun sa mga trainings ng TESDA. Kaya hindi po naman basta-basta magtrabaho ka as domestic helper na sa ibang bansa na basta-basta lang na mag-a-apply ka, hindi ka mag-training. May training po kami guys. Yun. Kaya po, bago po kami dumating dito, alam po namin yung mga basic ng mga salita, ng mga, paano, di ba, yung mga ibang mga OFW, paano ka nag-aano, paano yung naiintindihan yung mga salita nila. Actually, hindi po lahat naiintindihan po namin, pero yung mga basic po na tinuro po yung OWA sa amin, na naiintindihan po namin. Kasi ang mahalaga lang naman po guys, kapag pupunta ka sa ibang bansa ay marunong kang magpakilala ng pangalan mo, magpakilala ka ng edad mo, marunong kang mag-greet sa kanila, marunong kang magpasalamat, marunong kang magsuri. At lahat-lahat po guys, araw-araw na makakasama mo yung amo mo, maintindihan mo na lang yung amo guys. Magtataka ka lang, maintindihan mo sila. At pag hindi mo kasi masabi sa kanila at hindi kayo magkaintindihan, pwede ka po guys na gumamit po kayo ng sign language. Pwede po kayong gumamit ng mga sign language, pero mag-iingat po tayo sa mga sign language na mga gagamitin natin kasi kailangan po talaga, hindi po tayo basta-basta din gagamit ng mga sign language kasi may mga sign language din sila na masama.
Yun. Iba-iba po kasi tayo guys, yung kada bansa may iba-iba po talaga tayong mga, yun o, i-share ko lang kagina, no? Ganun, 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 hindi ko kinakaya na ganun yung work ko po dito, no? Isa po kong kadama. Kadama po yung tawag nila dito sa itatrabaho po sa loob ng bahay. Yun. Ako po isa po kong kadama. Yung visa po namin, mga kadama, ay visa 20 po. Yun. Yung mga nagtatrabaho sa labas, ang mga visa po nila is visa 18, ganun po. Pero kami po mga kadama or domestic helper po dito sa ibang bansa po, yung aming visa po ay visa 20 po. No. At meron patakaran na bawal po hawakan ng amo yung aming mga papers, dapat kami po ang may hawak nun. Meron pong mga sumusunod, pero meron po talaga na hindi sumusunod dahil din po dito sa amo ko. Hawak po talaga nila lahat ng papers ko. Pero dahil po ako, ayaw ko po ng gulo at binibigay ko po yung tiwala sa amo ko. Binibigay ko po sa kanila yung papers ko. Hindi po ako nakikipag-argue sa kanila. Kasi guys, ang advice ko lang sa mga OFW yung gusto pong mag-work po dito sa ibang bansa, huwag po tayong ugaliin na makipag-argue po tayo sa amo. No, matuto po tayo mag-sorry agad. Kahit hindi pa po natin kasalanan, mag-sorry po tayo. Mag-sorry po tayo kasi hindi po sila rin magpapatalo, guys. Yun na po ang ano ko. Kaya minsan, siguro dumarating sa point na nag-aaway, di ba? So may makikita natin ng video na nagkakagulo yung amo, tsaka yung ganyan, nagtatrabaho sa kanila, away sila. Kasi kaya isula sila, mahina po yung pasensya nila. Kaya dapat tayo, kung gusto natin mag-work sa ibang bansa, dapat po tayo po mismo mahaba po yung ating pasensya. Yun lang po i-share ko sa inyo. At pag nagtitraining po sa OWA or sa TESDA, mag-concentrate. Alam niyo po guys, sabihin nila, hindi po nagagamit yung pinag-aralan sa testa ng mga kadama pagpupunta na po at magtrabaho sa bahay. Pero iba-iba po kasi guys, yung papasukan mo yung amo. Merong amo na parang normal lang sila, yung hindi sila masyadong talaga na pag magsiset ka ng table. Pero meron po kasi ako guys na pinapasukan ko sa barin na talagang nagte-table settings po guys. Nagte-table settings po yung mga amo. Mga mayayaman na talaga ng mga amo. Kaya hindi mo sasabihin na hindi mo wala, hindi naman yung magagamit. Kaya hindi po totoo yun guys. Kasi alam mo guys, hindi po lahat ng amo na mapapasukan mo pare-parehas po. Meron po mga social na amo talaga na gusto nila nagte-table settings kayo. Kaya dapat, kapag nag-a-apply kayo, mag-focus kayo or kung hindi kayo man sa TESDA or OWA, mag-YouTube kayo, manood kayo ng mga tutorial kung paano, ano yung bansa na yan, anong bawal, anong dapat hindi ko gawin. Dapat alam niyo po guys. Kasi isang pagkakamali mo lang dito guys, ipapadampot ka ng amo mo. Kaya dapat mag-iingat po tayo kasi ang power po kasi pag once nasa poder ka na ng amo mo, yung power ay nasa kanila na wala na po tayong power sa ano. Pwede kang matulungan ng ano pero pwede kang mapahamak kung hindi mo pag-iisipan lahat ng mga kilos mo. Hindi mo pag-iisipan kung anong gagawin mo. At hindi na-advise ko na huwag po tayong lalaban sa kanila. Matutok tayo mag-sorry. At kung kahit hindi po natin kasalanan, mag-sorry na lang po tayo kasi wala po tayong laban sa kanila kasi wala po tayo sa sarili nating bansa. Pagbutihin na lang po yung trabaho. At hindi ka naman basta-basta makakalipat pag visa 20 ka po dito kasi kailangan po mag-sign ng employer mo para po ma-release ka po. Pwede po silang humingi ng bayad sa'yo na i-release ka sa panibagong amo. Kaya ako guys, kahit gustuhin ko man pong lumipat, ang hirap pong lumipat kasi nga, kailangan ko pa po ng perma ng amo ko. E paano po nag-alis sila, nagpaalam mo po, gusto kong lumipat, gusto kong lumabas, gusto kong magtrabaho sa labas. Mahirap po kasi guys, baka ma-misinterpret nila, hindi nila gusto magustuhan at magawa sila ng hindi maganda sa iyo kasi siyempre hindi mo pa malalaman yung mga nasa isip ng amo. Iba kasi sila amo, tsaka ikaw, trabahador ko lang nila. Kaya ako magpo-follows na po dito ako sa October. Sana po makahanap po ako ng mga panibagong amo. Last share ko lang po guys, wala akong ibang content na
na maisip ko rin, mag-share lang po ako na yun nga po, nung tawag sa amin dito kami nila in Larry Milin, ang tawag sa amin Kadama. Pero hindi po ako, hindi ko po kinakahiya na maging isang Kadama po. Proud po ako guys, kasi hindi po kami basa-basa nakarating dito ng basta ganun-ganun lang. Marami po kaming mga trainings. Guys. So, maging strong lang tayo mga kapwa ko Kadama in Larry Milin. Be proud tayo kasi kahit nakadama tayo, nakakatulong tayo sa family natin. Kaya guys, so, may foods ako. Mag-breakfast na ako. Yan. Breakfast, bigay ng maneho namin. Pang Indian, ano, Indian food. Yun o, at matuto tayo makisama. Mag-aana ko ng microwave. Yun guys, no, pag nag-a-apply ka kasi sa abroad, dami kang iti-train, ituturo pati yung paano mo po gagamitin yung mga washing machine, kasi mga washing machine po dito automatic guys. Ituturo po yung saan nilalagay yung comfort, saan po lalagay yung ano, sabon, ganun po. Hindi po basta-basta nag-apply ka lang sa pag-upload ng ganun-ganun lang, basta-basta guys, basta-basta Kadama kami. Hindi po guys, dami po namin pinagdaanan na para makarating lang po kami dito. Kaya proud po ako na Visa 20 ako, yun, no? Visa 20 po ako. At sana po darating po yung time na irespeto po ni ang Kadama, no? Irespeto po ng ibang agency. Sana baguhin na nila yung patakaran na sana maprotektahan po yung karapatan ng mga Kadama dito sa kahit saang man sulok ng mundo, guys. So, kasi ang tawag po talaga sa amin ganun po, guys. Pero hindi ko po kinakahiya kasi proud po ako na isa po akong Kadama, guys. Andito pa ako, pinadala po ako dito para alagaan po. Kanya-kanya kaming pamilya na inaalagaan. Ayan. Pero mga nag-aalaga ng bata, yung sa mga Kadama na nag-aalaga ng mga bata, alagaan niyo po mabuti yung mga alaga niyo. Andito ako kay Ray Marie. Sis Ray Marie, andito ako sa'yo. Ayan guys, yung aray. Yun na po guys, yung share ko po sa inyo guys bago po ako mag-start ng work at i-upload ko po itong video ko na para kung sino mo po yung mga kapwa ko ay labo yung nag-a-apply kasi lang guys, totoo lang guys yung mga nag-a-apply ng mga Kadama. Magaganda po yung work sa Pilipinas. Minsan mga professional pa na nag-work sa Pilipinas guys. Ang inay ng aso ni Ray Marie. So, yun na guys na. Ganun po ang tawag sa mga nagtatrabaho po sa ibang bansa, nagtatrabaho po sa loob ng bahay. Ang domestic helper sa atin po sa Pinas po is katulong. Yun, katulong po ako. Hindi ko po yung kinakahiya yun guys. Kasi guys, bakit naman nag-apply ka ng domestic helper? Pwede ka naman mag-apply ng ano sa labas. Pwede ka mag-work sa labas. Ang problema kasi guys, for example, mag-a-apply ka ng work sa labas is yung ano po, yung expenses po. Kung wala ka po, hindi mo po kaya na mga placement fee kasi kung magtrabaho ka sa mga bansa na magaganda guys, hindi talaga ang placement fee. Kaya hindi po natin masisisi yung mga kababayan po natin, mga OFW, mag-a-apply po na bilang isa sa mga agency kasi sa mga agency po kasi guys wala pong bayad pag nag-apply ka bilang isang Kadama, sagot po nila lahat at minsan po may allowance pa. Pero pagdating mo pala dito, hindi mo po alam kung sino at ano po yung mangyari sa mga kababayan natin na nag-a-apply bilang isang Kadama dito sa bansang Arabo guys. So saglit lang guys, mag-work na ako. Maraming salamat po sa mga nanonood. Love you all guys. At ingat po tayo sa pag-a-apply natin. Maraming salamat po sa inyo sa suporta niyo po palagi sa akin. God bless and have a nice day po sa lahat. Maraming salamat po. Ito lang po yung share ko guys. Thank you so much. Bye!